ating Spanish sardines na niluto sa slow cooker. Hello guys, good morning. Ngayon gagawa naman po tayo ng Spanish sardines gamit yung slow cooker. So itong gagawin natin Spanish sardines, yung tanda na wala kaliskis na bilhin natin sa may ano, sa may pasar. So ito guys, pakita ko sa inyo. Ito guys, wala siyang kaliskis. Yan. So puputulin lang natin yung ulo nito, tatanggalin pati yung bituka niya at saka yung buntot niya guys. So lilinisin na natin to, tapos magsimula na tayo magluto ng Spanish sardines gamit ang slow cooker. Tapos yung buntot. Yan guys. Tapos ito guys, tanggalin natin yung bituka. Yan. So ito na po yan. So madali na lang paggawa ng Spanish sardine. So narito lang guys. So linisin lang natin to. Tapos saka na natin timplahan ng pang ano natin ng Spanish sardines, yung mga ingredients niya. So ganito lang yung paggawa. So ubusin ko lang lahat to, slice muna, pakita ko sa inyo lahat. Nalinis na natin yung yung isda na gagawin nating Spanish sardine. So tinanggal na po natin yung ulo, buntot at saka tinanggal na rin yung bituka. So malinis na to. So i-prepare naman natin yung yung ating ingredients para sa paggawa ng Spanish sardines gamit ang slow cooker. So tara na, mag-start na tayo guys. So ito na guys, yung ingredients natin. Siyempre ito yung tanba na walang kaliskis, yung binili natin sa palengke. Tapos kailangan din natin ng daw ng laurel. So mga 5 piraso to. So kailangan din natin ng mantika, vegetable oil yung gamit ko. So kailangan din natin ng paprika, paprika powder, then chili powder, choco prasa or magic syrup, pwede na rin, nor pwede rin guys, kahit anong pang palasa. So kailangan din natin ng pepper, garlic. Yan guys, garlic. So kailangan natin ng isang buong garlic. Tapos kailangan din natin ng chili, dry chili, at syempre kailangan din natin ng suka. So gabi kong suka guys ay yung may sinamak na ginawa ko para mas lalong masarap yung malasa yung ating Spanish sardine. So pisahan na natin ang paggawa ng Spanish sardine. Ay aris na natin ang sardines natin. Kailangan maganda yung pagsalansa natin. Rinse na natin. So ilagay na natin yung yung bawang. One tablespoon of paprika powder. One half tablespoon of chili powder. One tablespoon of choco prasa. Five pieces of chili.
paper. Depende na po yun dyan sa pagtimpla niya. So, medyo marami gusto kong paper. Paminta. 1 tablespoon of sugar. So, and 1 cup of vegetable oil. Tablespoon of sinamak or sausawan. Mas masarap to guys. Lagyan natin yung vinegar to guys, ha. Yan. Sarap ito guys, ang bango ng sinamak natin. So, ito na guys. Ready na po yung ano natin. Shake muna natin. Ready na po ito. Isalang lang po natin ito sa slow cooker. Ito na guys, lahat ng mga sangkap na sinaog natin sa Spanish sardines. So after 5 hours guys, bubuksan na natin ito. Maluluto na ito siya guys. So maghintay lang tayo mamaya after 5 hours. Nasitan natin guys yung slow cooker ng maximum high temperature. So, lulutuin po natin siya ng 5 hours. 5 oras, guys. So, maghintay lang tayo after 5 hours, guys. Ready na po yung ano natin, yung Spanish sardine. So, guys, 4 na oras na. So, i-check muna natin yung ating Spanish sardine. Ayan na guys, kumukulo siya, oh. So, malapot na to guys. So, isang oras na lang. So, check muna natin kung medyo malambot na ng konti. Ayan guys, malambot siya. So, isang oras na lang guys. Ayan, so isang oras na lang. So, mamaya ba, after 1 hour, luto na to. So, i-adjust na lang natin yung ano, yung temperature siya sa medium. Yan guys. Medium na lang natin. So, nasa center na siya ngayon. After 1 hour, balikan ulit natin. So, takpal muna natin. 5 hours na guys. So, this is it. So, buksan na natin. Tignan na natin yung niluto natin na Spanish sardine sa slow cooker. So, let's go! Yan guys! Guys, oh, tignan nyo yung luto, oh. Yan. Ang lambot na. Sobrang yummy. So, ano? Ilipat ito natin. Pato ano muna natin? Palamigin muna natin. Tapos ilipat natin sa serving plate para ma-sentensyahan na natin yung ating Spanish sardines. So, tikman na natin guys ang ating Spanish sardines na niluto sa slow cooker. So ito na guys, hinati po natin ito, yung kalahati ilagay po natin sa bote para stock natin. So yan, kasya na po lahat to. So stock na good natin to, good for 1 month, basta ilagay lang natin sa ref. Pwede na po to yung supply, ano natin, stock natin na pagkain. Takpan na natin. Ayan guys. So, may Spanish sardines na tayo. At saka may ulam pa. So, maganda talaga to guys na idea. Yung Spanish sardines. Kasi, ano, kahit anong, ano, araw-araw mo siya kainin. O kahit isang buwan pa siguro.
Maubos to, guys. Kasi syempre, alam naman natin kung paano natin siya ano, gawin. Eh. Napakadali lang, napakasimple lang, at saka mura pa sa budget. So, tara na yung iba, guys. Ano naman yan? Yun na po yung dinner namin at paka pang umagahan na. So, tikman na po natin yung niluto kong Spanish sardines. Ito na, guys. Ito na yung plate ko. Yung plating ko. Yan, guys. Yan. So, ang ganda ng ano ko plates. Design ng plate ko is isda din. Yan, maganda. So, tikman na natin. Masintensya na natin kung gano'ng kasarap yung aking Spanish sardine. Masintensya na natin yung ating Spanish sardines. Guys, sabayin natin. So, tamang-tama ito guys sa, no, sa sinangag. So, sinangag yung ulam natin. Ayan. Ang sarap, guys. Sarap ng Spanish sardines natin. Tignan nyo naman, oh. Talagang sobrang lambot. Walang tinik. Malambot yung tinik niya din. Ay, sarap. Ano to? Sarap sa sinangag. Napaparami talaga yung kain mo. So, thank you guys for watching my vlog. So, don't forget to subscribe my channel, YGS and Edward. So, kain na tayo. So, ito guys, para sa inyo. Spanish sardines na niluto sa slow cooker. Ayan, natapon na. Thank you guys.